Ay, magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW, kumusta po kayo? By the way mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy, binabati ko po kayo ng isang happy Valentine sa lahat po ng ating mga followers, sa ating pong mga supporters, sa ating pong mga tagapanood. Ngayon po ay February 14 at happy Valentine's po sa lahat ng mga nagmamahalan. Okay, so punta tayo sa ating reaction video. Ang ating pong reaction video mga kapatid ay patungkol pa rin po kay Miss LG at Boy Kakak. Kung wala ka na makapitan, kapit ka sa akin. Alam niyo po, nung latest video ko na ipinalabas, mayroon pong isang comment o dalawang comment na nagpukaw ng aking atensyon. Ito po ay ang comment ni Right Hand Official. Okay. Sinasabi ni Right Hand Official, sabi niya sa kanyang comment, hiwalay na sila. Okay? Sabi niya hiwalay na sila. Ayon naman kay Tactical Samurai, hindi naman talaga sila. For the views lang at kulab ang ginawa nila. Pero mga kaibigan, sa mga ganitong pagkakataon, hindi lang ito ang mga comment na ina-encounter ko. Kaya ho, para po hindi lumabas na fake news ang ating binablog, kahit sabihin natin na doon tayo, supporters tayo ni Boy Tapang, supporters tayo ni Miss LGA, mas maganda siguro na hanapan natin ng katotohanan ang mga bagay nito. Higit lalo na hindi natin nakikita sila ngayon. Si Miss LGA ay nagsusulo na ngayon mag-vlog. Si Boy Tapang ay andun. It is because na si Boy Tapang busy sa kanyang pagboboxing, no? Sa kanyang training, no? So, hanapan natin ng katotohanan kung talaga nga bang hiwalay na sila. Kung wala ka na makapitan, kapit ka sa akin. Magandang usapin ito mga kaibigan. Pero bago tayo magpatuloy, ayan, kung sakaling gusto mo ang ganitong klaseng mga content, sana po ay pindutin mo ang subscribe button at bell button para updated ka sa sunod natin mga video. Bueno, sa ating pong paghahagilap po ng informasyon at katotohanan, napadako tayo sa isang vlog na nag-pop up sa aking notification. Lahat kasi ng mga vlog patungkol kay Miss LG at kay Boy Tapang ay ating pong pinanunood dyan kay maliit man na vlogger. Ang importante, makakita tayo ng informasyon patungkol po sa isyong ito. At tayo po'y napadako sa vlog ni Mr. Yuyoy Marino. Nasa baba po ang link, pwede po nating puntahan ang vlog nito. Pakinggan po natin kung sino nga po si Yuyoy Marino. Ang katotohanan, Boy Tapang, LG Satterfield ay gimmick-gimmick lang, nagkabayaran. Magsasalita na si Yuyoy Marino. Kapitbahay kami ni Boy Tapang. Okay. So ito si Yuyoy Marino, sabi niya kapitbahay siya ni Boy Tapang. Actually, nilalakad lang daw niya mula sa bahay nila, papunta sa bahay nila Boy Tapang. At kaibigang matalik niya ang nanay ni Boy Tapang. Nung nakita niya ang vlog nito, nung narinig niya, pinakita sa kanya ang larawan ni Boy Tapang at ni LG Satterfield. Na-curious siya, although hindi yan ang content niya, pero na-curious siya sa pangyayari. Dahil lumalabas na nga po itong mga issue, nakisyo, views lang ang habol, hindi totoo ito, palabas lang ito para lumaki ang views ni LG, para lumaki ang subscribers, no? Ito yung mga issue na kanyang hinanapan. Dahil nga sa kapitbahay niya si Boy Tapang, hinanapan niya ng solusyon kung ito ay totoo. Pakinggan pa natin, tuloy-tuloy lang tayo. Ako, totoo ang issue. Totoo ang relasyon ni Boy Tapang at LG Satterfield. Ayun, so dito mga kaibigan, pinatunayan niya, no? Tanong-tanong siya sa kanila kasi na-curious nga siya at napatunayan niya na totoo ang issue tungkol sa relationship ni Boy Tapang. Actually, nung pinaliwanag niya ito, sabi nga niya, bago pa man mangyari yan, nakikita na si Boy Tapang at si Miss LG na magkasama. Bago pa man mangyari yung Jowa Rebel vlog ni Boy Tapang. So, ibig sabihin, bago pa man yan, ay talagang nakita na yung closeness ng mga kapitbahay, ng mga taong nakakita sa kanila doon sa habang hindi pa ito naipa-vlog. Kasi sabi nga niya, late na nung naiblog yung Jowa Rebel,
late na yun kasi mayroon ng mga pagkakataon na nagtatagpo nga si Miss LG at ito po si Boy Tapang. Pangatlo dyan guys, hindi naman posible. Of course, siguro yung mga pictures na yun, past relationship ni LG Satterfield at of course, lahat naman tayo ay dapat magbubuon. Hindi naman imposible na magustuhan niya si Boy Tapang. By the way, dahil ito yung sinabi niya, no? Kasi lumabas na yung mga larawan, may mga lumalabas na kasing mga larawan na nakikita ang isang lalaki, tapos si Miss LG na sabi niya, mag-move on kasi normal naman na mayroong mga fast relationships si Miss LG at hindi dapat ikunik yan sa present ngayon kasi normal man yan na nakita na mayroon siyang mga nahalukay ng mga relationship ng bago pa man sila ng Tapang. Siyempre maganda si Miss LG at hindi maiiwasan yan na may magkagusto bago pa man dumating sila ni Boy Tapang. Well, of course, napakabait na tao si Boy Tapang. Alam ko yan dahil taga sa amin nga at napaka matulungin na tao. So, yun guys, hindi naman lahat ng babae ang measurement is ganun, yung itsura lang. I mean, so dito, pinaliwanag niya na ayan, mabait naman si Boy Tapang at hindi naman lahat ng mga babae ang measurement nila ay nakukuha doon sa itsura ng lalaki. Pero hindi naman sabihin natin hindi gwapo si Boy Tapang. Meron na namang itsura. Koreanong estilo nga ho ang kanyang pagmumukha. So, eto nga ho mga kaibigan, hindi na po natin pahahabain pa yung kanyang paliwanag kasi baka makompromise yung kanyang vlog with due respect sa kanyang intellectual right of property. Tinignan lang natin ito para magka-idea tayo. Pero pwede niyong puntahan. Now, with regards to po sa mga issue niya, maliban sa kanyang sinabi, ako sa opinion ko lang mga kaibigan bilang nagbablog po sa kay Miss LG at kay Miss LG, ako para sa akin, hindi na issue yung kung sabihin natin ha, sabihin natin na ipagpalagay natin na hindi man totoo or ano man itong kanilang na ginagawa, palabas man lang ito. Ang pinaka-bottom line dito, nag-i-enjoy yung mga followers na natatanggal yung stress ng mga followers kasi the reason why nanonood tayo sa mga palabas, sa mga pagbablog, sa mga social media kasi stress reliever ito, lalong-lalo na yung mga kababayan natin OFW. Alam natin sobrang busy sila sa kanilang ginagawa, alam natin na sobrang pagod na sila sa trabaho dahil malayo sila sa kanilang mahal sa buhay, sa buhay ang kanilang stress reliever ay makakita ng mga ganitong medyo nakaka-inspired ng mga apoy. Pero dito, marahil mapuputol, mabibigyan ng, hindi man mabigyan ng tuntok, pero maibsan no, yung mga pagdududa, lalo-lalo na po yung lahat ng mga nakasubscribe at nakafollow sa atin, no, ng mga followers ni Miss LG at ni Boy Tapang. So ito po mga kaibigan, sinisikap natin na mabigyan kayo ng mga material no, na pwede nating mapatutuhanan niya yung relationship nila. Hindi naman mawawala yung mga bashers, ang dami nga pong nagbabash at talaga naman madaming mga negatibong binibigay na impression. Pero, syempre, sabi nga ni Miss LG, hindi naman sila nagpapatilan sa mga masyad. So, sana po mga kaibigan, sa puntong ito ay naibsan no, ang mga kaisipan ng atin. At hayaan niyo po, kasi patuloy pa rin po tayong magsasalisip, patuloy pa rin po tayong maghahanap ng mga katotohanan ng patungkol dito. At doon po sa issue na hindi na po sila nakikita, dahil po sa busy po sa pag-practice no, pag-training si Boy Tapang sa kanyang boxing sa nilalapit na laban sa Battle of the YouTubers. At alam naman natin na bilang isang boksingero, hindi pwedeng mapunta muna sabi nga ng iba'y matapos sa Boy Tapang. Kasi mahalaga po ang kanyang training or else masasayang yung kanyang mga pinag-naumpisa ang pag-training. Pero sa ganitong punto mga kaibigan, ang sa akin lang po sana tuloy-tuloy lang po natin ang ating pagsubaybay ano po kung saan mga hahantong itong telenovelang ito ay sana po tuloy-tuloy po tayo sa ating pagsubaybay po. So muli po mga kaibigan, ako po si Taong Gala and Miguel of Shoutout, Happy Valentine's po sa lahat ng ating mga kaibigan dyan. Ang Friends Life Matters UEC, Team Ayuda Revive, Team Borneball, ang ating pong Team Prima, itong team Unity, no? Magkibigil ang shoutout po. Waray-waray OFW talk show, Let's Talk Wine 01. Sa lahat po ng ating mga tabas ng baybay, Ka-Business Family, Englux Family, maraming salamat po sa inyo. Happy Valentine's po sa inyo. Hanggang sa muli po mga kaibigan, ako po si Taong Gila. Maraming pong salamat.